Mas lalong uminitong sa pang General Casimero versus Naoya Inoue dahil silang dalawa ay nasa parehong division sa ngayon, sa super bantamweight division. Nagbalik ang pagkamatunog ng Pinoy na si Casimero sa unang pagsalang nito sa 122 pounds division dahil ang iniisip na magandang laban nito kontra sa hapon na si Akaho ay nauwi sa drama at controversial na no contest ang resulta. Ngunit sa kalaunan ay pinalitan ng second round knockout win para kay Casimero, kung saan sa ngayon si Casimero ay pumirma sa isang Japanese promoter para sa tatlong laban. Siguradong majority nito ay gaganapin sa Japan at talagang uulanin ito ng mga fans na Hapon sa kagustuhang makita nila mismo sa harap nila na mabugbog si Casimero, habang si Naoya Inoue naman ay iniwan din ang lahat ng titulo sa bantamweight division at umakyat sa super bantamweight. Pinaplan siya ang kanilang laban sa WBC at WBO champion na si Stephen Fulton. Lumabas sa usap-usapan na bago magharap si General Casimero versus Naoya Inoue ay makakatapat muna ni Quadrolas ang kapatid nito na si Takuma Inoue, dahil nga si Takuma ay nasa magandang pwesto sa rankings dito sa 122 pounds division, lalo na dito sa WBC na hawak ni Stephen Fulton. Panglima si Takuma at pangwalo naman si General Casimero. Demand itong si Casimero sa mga Hapon mga bro na gusto nilang makita na matalo ito sa kanilang harapan dahil nga sa paghahamon nito at pag-aangas sa kanilang superstar na si Naoya Inoue. You are a Japanese turtle. Come on! Next. Kaya kung sakaling maikasa ang sagupaang Quadrolas versus Takuma Inoue at tatalunin ni Casimero si Takuma, wawakasan na ni Naoya Inoue ang kanyang pag-iwas sa angas ng Pinas upang may paghiganti ang kanyang kapatid. Sa kartada ni Casimero mga bro na may 32 wins, 4 losses at 22 knockouts, dalawa dito ay ang mga Hapon. Ito ay sina Kenya Yamashita na brutal na binugbog at pinabagsak ni Quadrolas sa round 6, at nitong huli ay si Rio Akaho, knockout naman sa round 2. Samantalang si Takuma Inoue naman ay may kartadang 17 wins, 1 loss at 4 knockouts, ay nasa magandang pwesto naman ito sa rankings. Ngunit sa kanyang 17 na panalo ay 4 lang kanyang knockout, kumbaga kulang ang lakas kumpara sa kapatid na si Naoya, at malambot din ang panga nito at tuhod dahil bumagsak ito sa round 1 mula sa suntok ng isang Pinoy na si Froilan Saludar. Kaya dahil dito, kung sakaling maplansya ng promoter na Hapon ang laban ng Quadrolas versus Takuma, siguradong mabugbog lang itong Hapon at siguradong mapilitan itong ipagiganti ni Naoya Inoue. Na pag-alaman natin na itong Hapon na si Kenya Yamashita ay naghamon kay Casimero at talaga namang buo ang tapang na dumayo dito sa Pilipinas. Ngunit dahil sa tibay ni Yamashita, hindi ito bumagsak agad, pero duguan at wasak ang muka bago tuluyang manakout sa round 6 at kailangan pa ng oxygen para makahinga. Back to Peñalo, Casimero, dahil former champion has the experience, no question. Obviously the KO, also first time all around. Of course, yung ating IBF champion at 115. Very often, hooks him, hooks Yamashita, hooks him again. Nandidiin na si Casimero, gusto na umuwi. Fighters, malakas sa flyweight, malakas sa super flyweight. Pag-angat nila, nawawala yung power. Ayan na, no? Closing seconds of the round. On, but holds, steps back. Oh, great shot! That whacks the head of Yamashita. Oh! Round number 3. The heavy leather that he has been eating against Jean-Riel Casimero. Shifts his attempt here. Oh, no body punch. Yamashita climbed back. Shot to the ear and another one. But Yamashita is still very much around. Almost iniindan niya yung body punches kasi sa head. Ayan o, yung uppercut on the bottom. Tagilid. Nakausap pa niya yun. Kumpiyansa kasi, alam ni Casimero na kaya niya yung suntok eh. Kaya nga, medyo si Casimero matras na rin eh, no? Ano
Wala na. Yep, yep. Wala na. Yun wala na. Na. Wala na. Sama na. Yep. At nitong huli naman, ang inaasahan ng karamihan na magandang laban dahil sa magandang record ni Reyo Acajo, 29 wins, 2 losses at 26 knockouts, at isang world title fighter nang natikman ng mga malalakas na suntok ni Casimero, nagdrama na lang ito upang matakasan ang pagkabagsak mula sa hagupit ni Cuadro Alas. Dahil kung hindi ito nagdrama, siguradong hindi nito malalampasan pa ang round 2. Dahil sa mga sumasabog na bomba ni Casimero, baka ma-oxygen naman ito katulad ni Yamashita. Samantala si Takuma Inoue naman ay talagang malambot ang tuhod nito at mahina ang panga. Kaya siya bumagsak sa unang round mula sa suntok ng Pinoy na si Froilan Saludar. Paano na lang kung suntok ni Cuadro Alas ang tumama? Siguradong hindi na nito matapos ang laban. Sigawan ang mga Japanese fans mga tol nang naka-recover na ang kanilang pambato. Okay.
nag-iisang talo ni Takuma ay mula sa former WBC bantamweight champion na si Nordain Ubaali ng France na inagawan ng belt ni Donaire. Sa laban ng Takuma versus Ubaali, kahit pa umabot sa desisyon ng laban, bumagsak din ang hapon. Ibig sabihin, hirap talagang itong tumanggap ng malalakas na suntok at malamang babagsak din siya kay Casimero. ボディから入っていきました。さあ、ここはしっかり守る。しっかり守る。この逆転で狙っているところはあるんで。この一歩がさらくは先に。いいの強い。これまたさ、あの、いきなりの右が良くなってきたんですね。そう、まあ、プレッシャーかけられてるように見えますけど。はい。なんか攻めていけと。そうですね、その手で。あ、と左をほらかと左を返しました。井上拓磨。 戦い方は競り離れません。井上拓磨。まあ、アグレッシブに強な形で打つ方も怖いですけどね。はい。上げてほしいですよね。ここにラストですね。若さんの奪いもボディに左を持ってきます。ちょっとボディですよ。右から入って左。ちょっとやっぱ上を狙いにいますね。そうですか。そんな戦い方に絶対に勝って。この3分間に。 Kung sakaling maplansya ng Japanese promoter ang Quadro Alas versus Takuma Inoue at mabugbog at mapabagsak ni Casimero ng hapon, siguradong ipaghiganti ito ng monster ng Japan at dito na mapapanood ang inaabangang laban ng mga fans ng Pinas at fans ng Japan, ang Casimero versus Naoya Inoue. Salamat mga bro at hanggang sa sunod nating videos. Lagi niyong sundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ay bakbakan, balita niya at laban. Mga Pinoy na di nagpapagapi. Salamat sa mga suporta na lagi nandyan.